Jackson. Wala naman. Alam naman natin na hindi tayo nakakasiguro sa buhay. Look what happened to Papa. He died unexpectedly through that freak accident. Sino makapagsasabi kung hanggang kailan mananatili kay Jewel ang yaman na pinamana ng Papa? Lalo na nga't wala siyang alam sa negosyo. Magaling na, magaling na. Uy, dito lang kayo! Pwede ko na daw ulit sa tawaging Daisy. Eh kasi naman, dahil po sa paiba-iba ng pangalan niya, eh muntik na po siya mapahamak. Ayaw na daw po niya ulit mag-away kami dahil doon. Pero kahit pa paano po, minsan nag-aalala ko dyan eh. Kasi minsan hinahanap niya rin po yung mga magulang namin. Naiintindihan ko kahit pa paano yung kapatid mo. Kahit naman kayo nang mangyari yun, hindi madaling tanggapin eh. Lalo na mga bata pa kayo. Pero naniniwala ako, lalaking mabuting tao si Daisy. Kasi may ate siyang katulad mo. Kuya naman, ikaw naman talaga. Sa mga mata mo, ha? Andan. Ayan, pwede ko na mabuksan? Muna. Lago de Amore. Ito yung hiding place ko. Pag gusto mong mag-isip-isip, dito ako lagi nagpupunta. Tara, dun tayo. Mas maganda view dun eh. Yeah. Wow. Ang ganda. Parang ikaw. Una ko siya nakita. She took my breath away. Halika, dito tayo. Meron pa kayo papakita sa'yo. Ito. Ganda! Sobrang ganda! Sabi ko naman sa'yo eh. Tingnan mo yun, oh. Alam mo ba may nabuong love story dito? Love story, Nino? Nila Lola Morgan and Lola Francis. Sino sila? Sila yung may-ari nito bago ko binili sa kanila. Si Lola Morgan, broken-hearted siya nun. Iniwan siya ng first love niya eh. So, nag-soul-searching siya. Dito siya napadpad. Si Lola Francis naman, family niya may-ari nito. Kaya every summer, nagpupunta siya dito parang bakasyon. Tapos yun, dito sila unang nagkakilala. Kinikwento ni Lola Francis, grabe daw talaga. As in, love at first sight nung nakita niya si Lola Morgan. Kaso, alam niyang kaka-break lang ni Lola Morgan, so hindi rin siya masyado napansin Lola Morgan. Ano? Grabe, nagtsaga si Lola Francis.
sinabihan niya si Lola Morgan na maghihintay siya kahit kano katagal. Nikwento niya sa akin, araw-araw talaga may bulaklak siyang dala para kay Lola Morgan. Hanggang sa eventually, pagkatapos ng summer, naging sila rin. Dito na sila nagpakasal, dito nagsama, dito na muhay. Nasaan na sila Lola Morgan tsaka si Lola Francis? They passed away last year. Pero kung nasa man sila ngayon, I'm sure sobrang saya na nila. Ganda talaga dito. Swimming. Makita lang ito nag-enjoy. Enjoy na rin ako. Sige na, swimming na tayo. Ano yun? Okay lang ako. Okay lang ako, promise. Swimming na tayo. Sige na, samahan mo ako. Okay lang ako. Okay lang ako. Okay lang ako. Okay lang ako, promise. Lakas na nga. Isang malaking tinik talaga sa buhay ko yung jewel na yan. Kasalanan nito lahat ng papa. Ano gusto mo? Tumba ko na si Jewel para wala ka ng problema? Sira ka ba? Kapag iniligpit mo ngayon si Jewel, mapupunta kay Anna at kay Emerald lahat. They're the next of kin. Eh, gusto mo, itumba ko na rin si Anna at si Emerald. Gusto mo ipagsigawan na lang sa buong mundo na mamamatay tao ako, ganon?
Hindi tayo dapat maging pabaya. Dapat pag-isipan natin kung paano natin makukuha lahat kay Jewel. Si Stella, kamusta? Nakuha mo ng loob niya? Hindi lang ang loob niya. Pati kaluluwa niya. Good. Very, very good. Dahil siyang susi para pabagsakin natin ang mga peking fortaleo. Jewel. I'm sorry. Okay lang. Naintindihan ko. Kahibingan yun! Madami ako nasabi na hindi ko dapat sinabi. Lasing ako noon. Lango sa mga salita mo. Talaga? So, nagsisisi ka sa pag-isama natin? Ayaw mo maulit? Alam ko na kung bakit gusto mo dito. Bukod sa napakaganda, napakapayapa. Salamat sa pagdala mo sa akin dito, Lance. Natutuwa ako at nagustuhan mo rin siya. Ito. Huwag ka matakot. Buksan mo. Susi yan dito sa Ilago. Para anytime na gusto mong pumunta, para mag-isip-isip, makapunta ka. Alam kong anong i-react ko. Sabi mo lang, thank you, Lance. Thank you, Lance. No problem. Inanay naman, oo. Thank you nga pala sa pagsundo sa akin. Wala yan. May isa pa pala akong sorpresa sa'yo. Isa pa? Oh, bakit ayaw mo? Kasi kinausap ko si Tita Ana. And nag-agree naman siya sa akin. Kukuha na tayo sarili mong kotse. Kotse? Eh, oo. Para hindi ka na nakikipaghiraman sa tita mo. Ayaw mo ba? Eh, hindi naman sa ganoon. Kaso, hindi ako marunong magmaneho. Hindi ka marunong? Hindi. Anong ginagawa mo? Papractice tayo magmaneho. Gagawin natin. Tuturuan kita. Okay. Sigurado ka ba? Okay ka lang? Nasisiraan ka na ata eh. Hindi mo na
nagsisiraan. Ano ba? Nakita ko kasi talaga siya na gusto kong matuto. Kaya eto, turuan kita. Teka. Madali lang yan. Akong bahala sa'yo. Jaime, mukhang hindi kayata nakakain masyado. Ano sabing iniisip mo na naman si Jewel? Hindi po. Dapat lang. Paiba ako. Nakausap mo na ba si Sir Marco at si Mamulya? Huwag mo masamain, ha? Pero hindi masasagot ng lugar na ito ang mga katanungan mo. Tanging sila lang ang makakatulong sa'yo. Tama si Tekla. Dahil ano man ang mangyari, magbago man ang mundo, kapamilya mo pa rin sila. Sige, trench mo lang. Diba? Sabi ko sa'yo, madali lang mag-drive. Madali lang siguro kung sanay ka na. Masasanay ka rin dyan, kaya huwag ka na mag-alala, ha? Sige, pwede mo na iliko dito. Sige, iliko mo. Teka mo. Uy! Uy! Dali lang! Ano ba? Nathaniel? Oo nga pala, Nathaniel. Kamusta na si Tito Osef? Word naman si Papa. Yan, dito na kami nakatira ngayon. Pinagawa ni Papa yan. Pero ngayon lang namin natira kasi alam mo naman si Mama. Ayaw malis sa Villa Kristine. Kahit nga hanggang ngayon, wala na kaming karapatan dun. Ayaw niya pa rin umalis. Alam mo, huwag mo sabihin yan. Bahay ng mga Fortaleo ang Villa Kristine. Welcome kayo doon anytime. Thank you. You don't have to be too generous. At isa pa, kung ang dad lang nasunod nun, tagal na kami umalis sa Villa Kristine. Pero si Mama, di maiwan si Lolo Leon. Tara, pasok na tayo. Nakapag-adjust na siya sa school niya. Gusto niyo po tulungan ko na kayo dyan? Sika. Ang tita Margarita mo, kumusta naman siya? Okay naman po siya. Buti naman, ha? Mainit pa ba palagi ang ulo niya? Hindi naman po. Dad, di pa sila kumakain. Siya nga pala. Eksakto, nag-ihaw ako ng paborito ni Nathaniel. Inihaw na tangigil, ha? Kaya, pabuo ka. Di ba kabibigay ko lang sa'yo ng pera? Ano bang pinagkakagastusan mo, ha? Hindi ka nga makakuha ng maayos na matitirahan, eh. Sinabi ko naman sa'yo, Margarita. Huwag mo akong mamaliitin. Huwag mong papakailaman ng diskarte ko. Itong perang to, sapat lang to sa ginagawa ko para sa'yo. Ang tinatawa-tawa mo. Makikita mo rin, Margarita.